Maganda umaga, naimbaga bigat, maayong buntag, maupay na aga, mapiya kapipita. Iba-iba mang wika, ngunit iisa lang ang layunin, ang makapagbati sa inyo mga Tondonians. Ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika at kasaysayan. Ang tema na ibinigay ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa buwan ng wika ngayong taon ay Filipino at mga wikang katutubo sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ang selebrasyon ng buwan ng wikang pambansa ngayong taong 2021 ay nakasentro sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang maging mabisang paraan ng dekolonisasyon ng kamalayan ng mga Filipino o pagiging ganap na malaya ng kaisipan sa impluwensya ng ibang bansa, lalo na ng mga dating kolonyal na mananakop. Bago ako magpatuloy, may katanungan lamang akong iiwan sa inyo. Ano kaya ang kalagayan natin ngayon kung wala tayong wikang pambansa? Marahil ay isasagot natin ay wala tayong pagkakilanlan bilang isang Pilipino o kaya naman ay patuloy tayong yumayakap sa mga wikang itinuturo sa atin ng banyagang kaisipan. Bilang isang Tondonian at Filipino, paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang dekolonisasyon ng kaisipang Tondonian, pagpapahalaga at patuloy na pagpapaunlad ng wikang Filipino. Nakikisa ang mataas na paaralang Tondo sa pagdiriwang na ito. Ito ay alinsunod sa itinakda ng proklamasyon bilang 1041 na nagpapahayag ng taunang buwan ng wikang pambansa tuwing ika-isa hanggang ika-31 ng Agosto na nilagdaan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Nagkaroon ng iba't ibang webinar at patimpalak sa mga paaralan, kolehiyo, universidad at iba't ibang institusyon para sa pagpapalaganap, pagpapahalaga at pagpapaunlad ng mga wikain sa Pilipinas. Para sa kaalaman ng lahat, ang unlaping de sa salitang dekolonisasyon ay nangangahulugan ng pagtatanggal o paghihiwalay. Dapat na tayong humiwalay sa mga banyagang kaisipan at itampok ang sarili nating paraan ng pag-iisip. Ang dekolonisasyon naman, ayon sa KWF o Komisyon sa Wikang Filipino, ay pagwawaksi o pagtatanggal sa diskriminasyong pangwika at pangkultura sa bansa. Isinasagawa nito ang katotohanang ang mga karunungang bayan at forma ng sining sa bawat sulok ng kapuluan ay karapat-dapat na respeto, kilalanin at tangkilikin na ibinibigay sa madla sa pamamagitan ng kulturang popular. Ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ay pakikiisa ng KWF sa Quincentennial Commemoration in the Philippines na nakatuon sa mahalagang pangyayari sa bansa sa nakalipas na 500 taon, partikular na sa kautosang tagapagpaganap bilang 103 na mahigit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging Filipino-centric. Ang ating bansa ay archipelago o masasabi nating pulo-pulo na pinaliligiran ng katubigan. Bunga nito, maraming katutubong lahi, kultura at wika ang nabuo. Mahigit 175 ang mga wika sa Pilipinas dahil sa pagkakaiba ng ating pangkat etniko na kinabibilangan. Ilocano, Kapampangan, Waray, Hiligaynon, Chavacano, Tagalog at marami pang ibang wika sa Pilipinas na masasabi nating pantay-pantay lamang dahil ito ang sarili nating pagkakakilanlan at pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Malaking pagbabago ang naranasan ng ating mga ninuno at mga Pilipino noong sakupin tayo ng mga Kastila, Amerikano at Hapones pagdating sa pamumuhay, wika, kultura at halos lahat ng aspekto.
Niyakap natin ang pagbabago kasama ang kolonyalismo at imperialismong kaisipang itinuro sa atin ng mga nandayuhan sa atin. Pansinin na lang natin ang ating mga tinatangkilik na pagkain tulad ng milk tea, samgyup at marami pang ibang produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Isa pa sa katotohanan, isa ang Pilipinas sa mga pangunahing tagapangtagkilik na mga produktong pampaputi. Napatutunayan lamang ito sa patuloy na pamamayagpag ng imperialismong kultural sa ating bansa. Papasok dito ang dalawang konteksto. Una ay ang divergence. Ang divergence ay pagkiling o mas pagpapaigting na pagpapahalaga sa sariling kultura at kalinangan upang maipagmalaki sa harap ng mga naghaharing uring mananakop ang sariling identidad sa bansang sinakop. Samantalang ang convergence, pagyakap sa kultura o kalinangang banyaga sa hangaring makapantay sa kultura at estado ng mga mananakop. Dahil dito, dapat na nating tuldukan ang cultural convergence. Tanggalin na sana natin sa ating isip ang Doña Victorina syndrome. Ito ay hango sa popular na karakter sa nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo na isang babaeng ikinahihiya ang pagiging Filipino. Dapat na humiwalay na tayo sa mga banyagang kaisipan at itampok ang sarili nating paraan ng pag-iisip. Malaki ang maitutulong ng wika sa maayos at epesyenteng pakikipagtalastasan, lalo na ngayong pandemya. Lahat tayo ay nasa likod lamang ng screen at nagkikita-kita lamang tayo sa harap ng kamera. Magagamit natin ang ating sariling wika sa paglalahad at pagbabahagi natin ng sariling opinyon, mensahe, pangangamusta, maging sa oras ng klase. Isang katanungan sa akin bilang isang guro sa Filipino kung bakit natin kailangang ipagdiwang ang buwan ng wika taon-taon. Tuwing buwan ng Agosto, ipinapakita natin ang pagpapahalaga sa ating wika sa pamamagitan ng paggamit nito, gayon din ang pagmamahal natin sa ating lupang tinubuan. Subalit, pagkatapos ng Agosto, balik na naman tayo sa kaisipang kolonyal. Hindi ba dapat palagi nating isa puso, isa isip, at isagawa ang ating pagka-Pilipino? Sa tulong na rin ng paggamit natin ng ating wikang pambansa. Nakatala nga sa ating saligang batas mula sa Artikulo 14, Seksyon 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa, salig sa umiiral ng mga wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Katulad na lamang ng salitang ambot, na sa Tagalog ay ewan, balay mula sa Ilocano na sa Tagalog ay bahay, palangga o pangga na karaniwan din nating ginagamit na nangangahulugang mahal, at padayon no, na nangangahulugang magpatuloy o sumulong. Ang mga salitang ito ay mula sa iba't ibang wikain sa Pilipinas na karaniwan din natin ginagamit sa pakikipag-usap. Malaki ang pasasalamat ko sa mga tao at institusyong patuloy na sumusuporta, nagbibigay lakas at nagtataguyod na mapaunlad ang wikang Filipino. Gayon din ang iba pang wikain sa Pilipinas. Saludo ako sa inyo! Bago ako magpaalam, hayaan niyo munang basahin ko sa inyo ang tulang na isulat ng dating commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino na si Virgilio Almario, na kilala rin sa tawag na Rio Alma. Ang wika ko'y wikang atin, katutubo, na minanapa ni ina sa nuno ng kanyang nuno. Taglay nito ang salaysay na taal at mula sa puso, at ang ugat ng lumipas na tagbagyo ng tumubo. Hindi ito natatakot sa pagsakop. Yumayaman ito kahit lumuluhang nakagapos. Ngunit kapag nakalaya, asahan mong magsasabog ng bulaklak at insenso sa anak ng paghahamok. Ang wika nga, walang wikang isinilang,
upang maging mas mataas kaysa ibang salitaan. Aba, hintay! Walang wikang sa sarili yumayaman nang higit pa sa may-arit gumagamit araw-araw. Umibig man at manalig sa banyaga, ngunit wag lilimutin ang sarilit inang wika, malamong na sa mabangot bulaklaking dayong dila, ngunit wag isasangla pati diwa mong malaya. Ang wika ko'y wika nating malikhain, may hiwaga ng gunitang paghinukay lumalalim. Langhapin mo't ang linamnam, umaalab kung haplusin, kabaak mo buong buo iyong iyo pag-inangkin. Ngayon, tondon yan. Panahon nang iwaksi sa ating isipan ang kolonyalismo. Pag-ibayuhin pa ang paggamit ng wikang Filipino at ipigmalaking ikaw ay Filipino. Ipakita natin na ang mataas na paaralang tondo ay pandaya ng talino at tapang. Mabuhay tondon yan, mabuhay Filipino, mabuhay ang wikang Filipino.